Magandang araw mga idol, kamusta? Ito na nga pala yung motorsiklo na kailangan nating wiringan para sa binubuo nating project bike. Kung napapansin nyo mga idol, ay skeleton na talaga siya at wala na rin yung wire harness niya. Ang natirang wire na lamang sa kanya ay wire ng kanyang ignition coil at wire ng kanyang stator coil. Upang magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na ito mga idol, ay kailangan nating ikabit ang kanyang CDI o capacitor discharge ignition at ang kanyang regulator rectifier. Kung napapansin nyo mga idol, may apat na wire ang kanyang stator coil. Dalawang color yellow na wire, isang color green na wire, at isang blue-white na wire. Ang blue-white na wire ng kanyang stator coil ay para sa kanyang pulser. At ito namang color green na wire ay para sa kanyang ground. At ito namang dalawang color yellow na wire ay para sa kanyang AC source. Naka-AC voltage kasi ang output ng stator ng motorsiklo na to. Kaya kailangan natin ng regulator rectifier upang maging DC voltage yung kuryente motorsiklo na to. Kasi DC voltage kasi ang kailangan ng CDI na gagamitin natin. Itong 4-pin na CDI ang gagamitin natin kasi halos lahat ng motorsiklo ay kayang pandarin ito. Kahit ilang piston ba yan, isang piston, dalawang piston o apat na piston ay kayang pandarin ng ganitong klaseng CDI. Madali lang naman ang pag-wiring ng ganitong klaseng CDI. Ito ang CDI na gagamitin natin. Huwag nyo munang pansinin ang kulay ng wire na ginagamit ng CDI na to. Ang importante kung ano ang functions ng mga wire niya at saan yun ikakabit. Itong wire na to, ito ay para sa kanyang ignition coil. At ito namang wire na to, ito naman ang input ng CDI. Ikukunik naman ito sa output ng kanyang regulator rectifier. Ito namang wire na to, ito naman ay para sa kanyang ground. At ito namang wire na to, ito naman ay para sa kanyang pickup coil o pulser. Ito ang magsasabi ng timing kung mag-spark ng kanyang ignition coil. Ito naman ang kanyang regulator rectifier. Si voltage kasi ang output na kuryente ng kanyang stator coil. At naka full wave din ito kaya ang lakas nito sa charging. Kahit maraming ilaw ay kayang pailawin ng kanyang stator coil. At ito naman ang kanyang regulator rectifier. Itong dalawang kulay yellow na wire, ito ay input para sa kanyang source o AC source. O input ng kanyang regulator. At ito namang green na wire ay para sa kanyang ground. At ito namang red, ito ay output ng kanyang regulator rectifier. Pwede din kayo magkabit ng mga accessories dito. At dito nyo rin ikakabit yung input ng kanyang CDI. Upang hindi kayo mahirapan sa pagkabit ng kanyang regulator rectifier at CDI, ang una nyong ikakabit ng mga wires ay yung wires para sa kanyang ground. Ground ng kanyang regulator, ground ng kanyang ignition coil, ground ng kanyang CDI, at ground ng kanyang stator coil. Ang susunod nyo namang ikabit yung output na wire ng kanyang stator coil, yung dalawang kulay yellow, dito naman sa input ng kanyang regulator rectifier. Ang susunod nyo namang ikabit yung output na wire ng kanyang regulator rectifier sa input na wire ng kanyang CDI. At ito namang wire na to ay para sa kanyang pulser. At ito namang wire na to para sa kanyang ignition coil. Kung napapansin nyo ay may isa pang wire na hindi natin ikabit. Para sana to sa kill switch niya pero 4-pin CD ang ginagamit natin kaya wala siyang kill switch. Kaya hindi na natin kailangan ikabit pa itong wire na to. Yan, natapos na nating mawiringan ang motorsiklo na to. Pwede na nating subukan kung may kuryente na ba ang motorsiklo na to o nag-spark na ba ang kanyang ignition coil.
Yan, may kuryente na nga ang motorsiklo na to. Nag-spark ng kanyang ignition coil. Pwede na natin ikabit ng kanyang spark plug cap at bibigyan natin siya ng gasolina upang masubukan natin kung aandar na ba ang motorsiklo na to. Yan, umaandar na ang kanyang makina. Nagtagumpay tayo sa pagbuon ng kanyang makina at nawiringan din natin siya pansamantala, kaya napaandar ulit natin ang motorsiklo na to. At kung gusto nyo namang maglagay ng ilaw o accessory sa motorsiklo na to, ay dito lang kayo kuha ng kuryente sa output na wire ng kanyang regulator rectifier. I-change oil muna natin ang motorsiklo na to upang masubukan nating mapatakbo ulit ang motorsiklo na to sa kalsada.